What's up mga ka-YouTube? This is Bernard Lopez. Welcome back to my channel. And to this video, we're gonna talk about my Note 9. Okay, so tanggalin muna natin siya sa case niya para makita niyo lahat. Yan. So, let's start. Note 9 is lumabas nung 2018, August siya ng month. Yung pinaka-display niya is 6.4, tapos Super AMOLED siya. Corning Gorilla Glass yung protection niya dito sa may harap at dun sa likod. So, tapos dito, syempre, aluminum body siya. Ang napansin ko kay Note 9 is napaka-thick niya talaga, makapal siya guys kaysa kay S10, kay S10 Plus ko. Tapos medyo boxy siya dito, hindi siya parang naka-shape na ganun, naka-edge. Boxy siya sa magkabilang dulo. Tapos dito, yan, dito siya medyo naka-curve. Parehas silang curve na magkabila. The Bixby button dito sa Note 9. Yung volume rocker niya dito up and down is nandito. Tapos dito yung yung SIM card tray niya tsaka yung SD card slot. Yan. Tapos dito yung power button niya. Ang pagkakaiba ni Note 9 guys is kay Note 10. Si Note 10 walang headphone jack at wala ring SD card slot. So hindi siya nag expandable na using SD card. So si Note 9 meron siya nun. Bali, itong Note 9 is mayroong 128GB, tapos 6GB yung RAM niya, tapos mayroon naman 256GB, 8GB yung RAM, yung pinakamalaking storage niya. Okay. Note 9 is upgradable to Android 10 2.0. Correction pala dun sa pinakamataas niyang storage is 512GB yung pinakamataas ng storage. So, dalawang klase lang yung storage niya. Isang 128GB tsaka isang 512GB. So, si 512GB, kung makukuha nyo siya, is 8GB yung RAM niya. Na parang kay S10 Plus. So, si 128GB is, ano lang siya, 6GB lang yung RAM niya. And yes, we have this S Pen. Yan. Si S Pen nandito siya. Tapos si Note 9 merong loudspeaker dito yan. Tapos dito rin may loudspeaker din siya dito. This parehas silang 12 megapixel. Dito sa harap ng camera niya is 8 megapixel, tapos yung isang camera niya is 2 megapixel yung pang face recognition niya. Yung battery niya is 4000 mAh. Sa mga napanood ko sa YouTube, according to them, yung battery niya is umaabot ng buong araw. Meron akong napanood is minsan na fully charged siya ng 100 tapos natitirahan pa siya ng 15% ng batteries. So subukan natin yung ano niya, yung camera niya sa likod. Medyo wide natin. Yan. So meron siyang zoom tsaka meron siyang pampalayo. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Tapos palapit, palayo. Ayan. Yung selfie naman ang ating tingnan. Ayan.
Yan ang selfie niya, guys. Meron ding zoom, tsaka merong unzoom. So, testingin natin yung speaker niya. Connect muna natin sa internet. Wait. So, ayan, yung try natin yung kanyang speaker. Hey, what is up, guys? I'm KBHD here, and this is the Samsung Galaxy Note 9, an absolute unit. This is that Android phone again that starts at $1,000 this year, which is making headlines again. It's a very expensive phone. I've been using it since it came out, since that impressions video, so for well over a week. Subukan natin sa, and I gotta say, I think sa it's music. Worth. Music tayo. Oh, that's the one. Talagang malakas siya. So try natin sa mga games kung gaano siya kabilis. Yan siya. So ayan siya, good naman siya sa games. So ibang games naman ang tingnan natin, yung walang internet. Yung mga naka-download ko ditong games. Okay naman siya. Ibang game ulit. Okay talaga siya yung performance ni Note 9 para sa akin. Actually, mas gusto ko si Note 9 kaysa kay S10 Plus ko dahil mas mabigat siyang hawakan. Tsaka parang ang kapal ng pinaka-aluminum niya, yung pinaka-body niya is talagang napakakapal compare kay S10 Plus ko. So, ito ang nagustuhan ko kay Note 9. So, the question guys is, worth it pa bang bumili ng Note 9? Since meron ng Note 20. So, para sa akin guys is, the best si Note 9 compared to dun sa mga nakaraang mga bagong Note 9 ngayon dahil yung ibang Note 9 ngayon, yung Note 10 at 20, wala na silang ano yung headphone jack. So si Note 9 ay meron pa rin, tapos si yung Note 10 wala na silang SD card slot. Si Note 10 yata, yung Plus, Note 10 Plus, meron siyang SD card slot. Pero yung pinakamaliit na Note 10 is wala na. Si Note 20, hindi ko alam kung may SD card slot sila. So, para sa akin is, kung ako'y papipiliin, si Note 9 ng aking kukunin. So, kung balak nyo pang bumili ng Note 9 ngayon, is I recommend get this one before you get those yung Note 10 pataas. So para naman ma-experience nyo yung pagkakaroon ng Note 9. So ang the best din dito sa Note 9 is yung pinaka fingerprint niya is nakailalim na dito sa ano, nakapailalim sa camera, so reachable siya.
Hindi kagaya si Note 8. Si Note 8 dito nakapwesto yung ano niya, yung pinaka fingerprint niya. So dito parang inayos na nila kung saan nila ipupwesto yung fingerprint. Guys, thank you guys sa panonood sa aking video, sa aking pagre-review ng Note 9. Hope nakatulong ako sa inyo guys, and please keep watch all my videos and subscribes. Paki-hit na rin yung kalimbang para ma-notify kayo pag meron akong bagong video. Here's what I found on the web. So, thank you guys. Keep safe and peace.